Okay, let's go. Kumusta mga kahonista? Maraming salamat sa pagbisita. Ngayong araw, i-review natin yung DJI Mavic Mini ko na drone na binili ko nung December. So, December, January, February, March, April, May, June, July, August. 8 months na yung DJI Mavic Mini ko na drone. I-review natin yung drone mamaya ng konti, pero bago yon, unbox lang muna natin ito saglit. Ito yung unbox natin mga kaunista, armrest para kapag nagmamaneho ako, hindi nakangawit. Katulad nga nung sinabi ko kanina mga kaunista, itong DJI Mavic Mini natin, ang pangalan nito ay Hope. So kung napanood nyo yung vlog na pinangalanan natin itong DJI Mavic Mini natin 8 months ago, ang pangalan niya ay Hope. Wala pa tong camouflage na sticker na to, sinulat natin dito yung pangalan. Nandiyan pa rin yung pangalan niya, Hope. Kasi halos mawalan ako ng pag-asa na mabili to nung time na yon. Panoorin nyo lang yung video. Mamaya nasa dulo ng video na to para makita nyo. Halos mawalan ako ng pag-asa kung mabibili ko ba siya o hindi. Napakaganda nung vlog na yon. So far mga kaunisa, dahil hindi naman ako masyado talagang nagpapalipad ng drone, bihirang-bihira lang naman, for 8 months, okay na okay pa rin siya. Super smooth. Siguro mga 99% smooth pa rin yung ating DJI Mavic Mini. Pag nagbablog ka kasi, dadating sa punto na yung pagbablog mo na parang gusto mo talaga magkaroon ng sariling drone, lalo na kapag may mga travel vlogs ka, para ma-document yung lugar, hindi yung puro vlog ka lang ng vlog na hawak mo yung camera mo tapos puro sahig lang din naman yung nakikita. Mas maganda meron tayong aerial shots, especially kapag meron tayong mga travel vlogs. Subukan natin, paliparin natin. Buti magagamit natin itong box, yung pinagtanggalan natin nung armrest nung kotse. Ang purpose mga kaunista kung ba't nilagay ko siya dito sa box, imbis na dito sa lupa o kaya dyan sa mga bato-bato. Ang problema kasi pag nagsimula ng umikot yung mga propellers niya, hahanginin, baka pumasok sa loob ng DJI Mavic Mini natin yung mga bato-bato tsaka mga lupa, mag-cause ng damage. Kaya mas maganda nasa flat siya na surface na hindi siya magkakaroon ng mga buha-buhakin na lupa. Nag-update yung battery. Ganyan ang nangyayari kapag yung battery medyo matagal mo hindi nagamit. Nag-update siya ng firmware kapag gagamitin mo na siya ulit. Konti na lang. Battery firmware updated, successful aircraft powered off automatically. So automatic nung pagtapos mag-update ng battery, namamatay yung aircraft. So bubuksan uli natin. Paliparin na natin. So ito na yung Mavic Mini natin mga kaunista. Hindi siya masyadong maingay kasi lit-lit lang niya. Explain ko pa sa inyo kung ano yung ibang advantage kapag Mavic Mini yung gamit mong drone. Hindi mo kailangan kumuha ng permit. Explain ko mamaya kung bakit. Kasi usually kapag may drone ka, kailangan hingi ka muna ng permit kapag magpapalipad ka sa mga lugar na bawal. Explain ko later, paliparin muna natin ngayon.
Kung napansin nyo mga kaunista, hindi masyadong mataas yung nililipad ng DJI Mavic Mini ko. Ang isang dahilan nun, kapag kasi sa mga ganitong lugar na residential, maraming interference. Maraming interference sa signal, kagaya ng mga wifi. Kaya kapag medyo lumalayo or tumataas na yung Mavic Mini ko, ang nangyari is nadidisconnect yung connection niya between Mavic Mini tsaka sa remote control. Pero huwag kayong magalala, pag nadidisconnect naman at hindi talaga siya na-reconnect, kusang uuwi yung DJI Mavic Mini. Pero ibang-iba ang performance ng DJI Mavic Mini. Actually, kahit ano namang drones, kapag ang lugar ay walang interference sa signal, kagaya ng mga bundok, ng mga malapit sa dagat, yung halos walang residential kasi walang wifi masyado na signal. Wala masyadong interference between sa signal ng drone tsaka nung remote controller niya. Kapag sa mga lugar na wala masyadong wifi at hindi masyadong residential. Kagaya ng nakikita nyo ngayon mga kaunista, sa Gumaca Quezon yan, ang taas-taas na nung drone ko, hindi pa rin siya nadidisconnect kasi nga wala masyadong interference na mga signal. Kaya ang lakas-lakas ng connection ng drone ko at ng remote controller niya. Isa sa disadvantage niya mga kaunista, dahil maliit at magaang siya, mabilis siyang strong wind, nag-warning na agad. Kapag nag-warning na strong wind, ibig sabihin malakas talaga yung hangin sa part na yon. Hindi kagaya ng mga mabibigat at mas malalaking mga drone, hindi agad-agad nag-warning kapag mga strong wind kasi kayang-kaya pa nila. Since mag-aanga at masyadong maliit yung Mavic Mini natin, kapag medyo napalakas yung hangin, nag-warning na agad siya ng strong wind, kagaya niya na yan. So pagkaganyan, medyo ibababa ko. Every time na nakaka-uwi yung drone ko, ito si Hope. Nasaya-saya ako kasi nakabalik siya sa akin. Nakakatakot kasi kapag nasa taas, feeling mo parang lilipa rin, parang hindi na babalik sa'yo. Pero technology ng mga drones ngayon, high tech, ayos na ayos, nakakabalik sila. Ang mass ng DJI Mavic Mini ay 249 grams lang. Meron kasing rules sa maraming lugar na kapag 250 grams na yung drone mo, kailangan mo na ikuha ng permit bago mo paliparin. So yung 249 grams hindi mo na kailangan. So ayan mga kaunista, DJI Mavic Mini sa halagang 20,000 more or less, dahil almost 1 year na ang DJI Mavic Mini. So bababa na yung presyo niyan. Kapag gusto mong bumili ng drone, hindi ito sponsored, nire-recommend ko lang talaga. Kung hindi ka pa naman talaga professional na drone flyer kagaya ko, ito yung bagay sa atin na drone, DJI Mavic Mini. Kapag siguro dadating yung time kapag medyo nabibitin na ako dito, bibili na ako ng mas maganda kung kailangan ko. Kung hindi naman, okay na okay pa ako sa DJI Mavic Mini ko. At sana nagustuhan yung video na to mga kaunista. Pindutin mo na yung like. Kung nagustuhan mo to, mag-subscribe ka na. Kung di ka pa nakasubscribe, i-hit mo na yung notification bell. Mag-comment ka at i-share mo na yung video na to para makatulong din sa channel ko at maraming makaalam na ang DJI Mavic Mini ay mura na, okay na okay pa na klase ng drone. And that's it! Maraming salamat mga kaunista. Hanggang sa susunod na pagkikita.